So after po nating ma-sprayan mga ka-Prombi, no? Pwede na rin po tayong maglagay po ng pataba. So ang kadalasan lang po natin ginagamit po sa talong ay triple 14. Po, minsan nagdaragdag din po tayo ng foliar. Nag-aabono rin po tayo o nag-spray din po tayo ng ano, yung sa foliar po, yung potash na po. Na tinutunaw din po natin dito po sa drum. At pwede rin po mga ka-Prombi, nag-spray din tayo ng iba't ibang mga foliar. Depende po sa pangangailangan. Pero kadalasan lang po ay potash at complete na lang po ang ginagamit natin pag matanda na po ang talong. So ito po ay nasa 55 na galon or 200 plus. Kung di ako nagkakamit, 200 to 220 liters. Itong isang blue na drum. So pwede nyo po itong lagyan ng 4 na kilo hanggang 5 kilo. Depende po sa pangangailangan po, no? Ng complete or triple 14. At haluin po natin. Pakita mo, tol. So, yan. Pag nahalo na po siya, ganyan na po. Nalagyan na po natin ito ng 4 na kilong complete fertilizer or triple 14. Ngayon, ididilig po natin ito sa ating pong mga puno ng talong ng tigi isang tabo, isang puno po dito. Bawat puno, no? So, sa pamamagitan po nito, after pong ma-spray, mapuksa po natin yung iba't ibang mga insekto. Sumisira po sa ating pananim na talong, ay agad naman po natin lalagyan siya ng pataba para siya po ay makabuelo. Pwede nyo pong i-apply po yung pataba mga 2 to 3 days po after po nating makapag-spray. So depende rin po. Gaya ko po, ang ginagawa ko na po, dinedirect ako na po. Nag-spray po ako sa umaga. Usually mas maganda mag-spray ng mga insecticide hapon. Kasi dyan po lumalabas yung mga insekto. Kaya lang paghapon po ngayon kasi maulan. So hindi tayo makatiyempo ng pag-spray. Kaya nag-spray tayo ng umaga. Then badang pahapon, habang di po naulan, pwede na po tayo mag-apply po nitong pataba. So padilig din po ito mga ka-Prombi, ano po. So kailangan lang pong mahalo ng mabuti kasi bubuo pa sa ilalim yan. Yung kasing triple 14 medyo matigas po siya. Hindi siya kagahay ng urea na ambilis matunaw. Lagay mo lang sa lupa, matutunaw na po agad. So ito medyo matagal ng konti. Kaya maganda, babad ng konti, then halu-haluin. So pakita ko po sa inyo yung pag-apply po. Okay, na. Sa paglalagay po natin, pa-close up mo dito sa puno. So direkta na po sa puno, ano? Hindi naman na po 'yan harmful dahil makunat na po yung puno natin. So isang tabo, isang puno. So ganyan lang po lahat. Isang tabo, isang puno. So napakalaking tulong na po 'yan. Pwede niyo po itong gawin every 10 days mga ka-Prombi, no? Yan, para tuloy-tuloy po yung paganda ng ating mga talong. So ganyan po ang ating video dito sa pag-spray at pag-abono po natin sa talong. For more time updates, follow nyo po ako. Salamat po!